Star Magic ng ABS-CBN, may bagong pasabog na naman. Kapamilya actress may pangakong binitawan. Ang mga kaganapan, tingnan ng mga detalye. Hindi pa rin nagpapahuli ang ABS-CBN Star Magic sa patuloy na pagbibigay kasiyahan sa mga Pilipino saan man sa mundo. Kahit pa dinaanan ng malaking dagok sa kumpanya at patuloy na tumatayo at lumalaban para sa ikasasaya ng mga taga-suporta at fans ng mga artista nito. Sa pagdiriwang ng 30 years ng Star Magic ay maraming kapamilya ang magbibigay saya sa mga kapabayan natin sa labas ng bansa dahil sa isang malaking event na gaganapin sa Amerika. Magdaraos ng isang pagtatanghal ang Star Magic kasama ang mga kapamilya stars na may title na Beyond the Stars Tour na magaganap sa August 6 sa At the King's Theater sa Brooklyn, New York. Susundan ito sa Warfield in San Francisco sa August 12 at matatapos sa August 14 sa Seban Theater, Beverly Hills sa Los Angeles. Star-studded ang nasabing event na kasama ang sikat na love team ngayon na sina Bel Mariano at Donnie Pangilinan. Gayun din sina Kylie Chari, Maymay Entrata, Edward Barbers at Gigi Delana. Kasama din sina longtime kapamilya talents Kim Chu, Sanju Marudo at Carlo Aquino. Ayon kay Director and Head of Star Magic na si Laurenti Jogi ay sinabi, "After 2 years, we wanted to see something new so we're bringing in new stars. We have some reliables, we have Kim, we have Sanjo, we have Carlo as part of the team so they will be ones heading this one. But we have the younger ones the past 2 years, have been very active on social media, on YouTube and broadcast. This is a mixed reliables or solid artist, the new upcoming artist of Star Magic." Samantala naman ay may pangako ang award-winning actress na si Silvia Sanchez na babalik na siya sa larangan ng pag-arte pagpasok ng taong 2023. Ito ay dahil sa mga susunod na buwan ngayong taon ay magfo-focus muna siya sa pagiging producer kasabay ng pagtulong at pag-alalay sa kanyang anak na si Arjo Atay din na nagsimula na magtrabaho bilang kongresista. Ayon kay Silvia Sanchez, isa sa mga rason kung bakit nagtungo siya sa France last May ngayong taon ay para umaten sa Cannes 2022 Film Festival kung saan nakasama niya si Film Development Council of the Philippines o FDCP Chairperson Lisa Dino Seguera. Marami ang nagtaka nang makita siya sa ilang events ng Cannes 2022 at inakala nga ng kanyang supporters at mga fans na may pelikula siya na ipinilalabas o lumalaban doon, subalit paglilinaw niya ay naroon siya para mag-observe at makahanap ng connections bilang producer. Sa pahayag niya, Silvia Sanchez ay sinabi, "Gusto ko kasing mag-produce ng pelikula na papatok sa international. So para magawa ko yun, kailangan kong magpunta roon para malaman kung anong in at yung talagang tinatangkilik ngayon sa international. Naroon din ako para ibenta itong pelikula ni Arjo na Hey Joe. Kung papasokin ko kasi ang pag-produce, syempre kailangan ko may knowledge ako sa kung ano ba yung mga pelikulang mas magandang i-produce. Hindi naman pwede yung basta-basta lang ako gagawa ng pelikula na hindi ko alam kung magugustuhan ba yun ng manunood." Kaya nga nagpahinga muna si Silvia Sanchez sa paggawa ng teleserye dahil gusto niyang tutukan na pagproduce. Sa katunayan, 4 na pelikula ang kanyang ginagawa nila. 2 ang pelikula ni Ria Taide, ang X Factor at ang Langit, Lupa, Impyerno. Anong iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Marilyn Aducon, kay Luz De La Rosa at kay Edith Casildita. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.